Kahirapan at kakulangan sa sapat na edukasyon ang pangunahing nakikitang dahilan kung bakit maraming mga katutubo ang nalilinlang ng pulang advokasya. Sila kasi noon ang madalas na hindi maabot ng tulong ng gobyerno. Kaya naman isa ito sa mga ginagamit na issue ng mga komunistang grupo upang makarecruit ng panibagong miyembro na makakasama nila sa pag-aalsa laban sa gobyerno. Kaya naman sa paglagda ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Executive Order No. 70 noong 2018, layunin nitong iabot ang tulong ng gobyerno hanggang sa kasuluk-sulukang bahagi ng Pilipinas. Isa ito sa mga naging instrumento ng pamahalaan o ang whole of nation approach upang patuloy na masugpo ang armed struggle sa bansa. Nagbigay daan din ito upang mahikayat na may tuwid ang daan na tinatahak ng mga rebelde na nais magbalik loob sa pamahalaan. Malaking parte rin ang binago ng tungkulin ng kasundaluhan dahil sa halip na tradisyonal na armas ang kanilang hinahawakan, pangkabuhayan ang isa sa naging solusyon nila upang makatulong at mabago ang kahisipan ng mga mamamayan sa kanayunan. Nagsisilbing tulay din ang EO-70 upang lalo mapagtibay ang relasyon ng kasundaluhan sa masa sa mga liblib na lugar. Taliwas sa mga haka-haka noon na sila'y mapang-abuso at mapang-samantalang mga sundalo ng gobyerno. General, how would you react on reports that may mga malalaking kumpanya, politiko, na gustong mangagaw ng lupa, nagagamit na yung mga sundalo na to harass the Lumads? It is not true, Cesar. No? Yes. I can categorically say that it's not true. Those are unfair accusations. Because sinabi ko nga sa'yo, there are issues there that are being exploited by the CPP-NPA. And we really understand kung ano yung ginagawa nila dyan. And most probably, may mga nag-take advantage din nito mga situations na ito upang siraan yung ating military. And definitely, you will not allow that? Definitely, no. I will not allow that. Because our soldiers are protectors. Yes. Meron bang mga politiko in Bukidnon who are not so supportive with the military and are so supportive doon sa CPP-NPA? Generally, yung ating mga political kondito, personalities, are supportive of the military. Okay. You say mayors up to congressmen? I would say barangay captains up to congressmen. Oh. So walang sumusuporta ng mga local officials, sir? There are reports na merong sumusuport. And how would you feel, sir, if you heard about these reports na may mga taga-gobyerno sumusuporta? Ganun pa rin. Doon pa rin sa mindset natin na sana, generally, dapat mag-support tayo. Kasi government tayo. Okay. In fact, kung titina mo yung sinasabi ng presidente natin, na whole of nation ito. Hindi lang whole of government, dapat whole of nation yung pag-address natin ng local communist armed conflict. And so therefore, since most of them are local leaders, no, the mayors, the barangay captains, the governors, congressmen, then they should lead the people in addressing these issues. We're not saying that they should fight. We are saying here that they should lead in addressing the specific issues that are being exploited by the CPP-NPA. Matagal na po kayong na-assign dito sa Bukidnon, sir. Can you tell us, how's Bukidnon before? Ano yung mga hindi malilimutang mga madugong karahasan na nagpatingkad ng iyong kagustuhan na kailangan mawala na itong mga CPP-NPA? How was Bukidnon before? I would say na napakalaking development na ng Bukidnon. Whereas before ang Bukidnon is one of the poorest. Okay, I would talk first. Alam mo, sir, yung sinabi ng mayor ng Talakal that before, almost every month, 30 deaths ang nare-record sa lugar nila. So ganun katindi. What's the background, sir? One of the poorest ang Bukidnon before. Pero ngayon, Cesar, is top 5 na siya na richest na province sa buong Pilipinas yon. So yung economic upliftment is mataas. The challenge now is magkaroon ng inclusive growth sana, meaning doon sa mga less fortunate, mga may hirap, matrickle down yung progress na yan. Kasi before talagang very rampant dyan, meaning marami talaga may hirap,
maraming kukunti lang yung may-ari ng resources, maraming hindi na bibigyan ng opportunity. And ito yung nakita ng kalaban niya yun, na i-organize sila. Because, how was the operation of the NPA before, sir? How did they survive for so many years? Yun nga, because of the issues, prevailing issues. Okay. Surrounding poverty, surrounding less opportunity, surrounding lack of basic services. So itong mga ganito are being capitalized para ipinapakita nila na, you see, inutil yung ating gobyerno. We really have to have an option, and the best option is for to replace the government through armed struggle. Kaya maraming nabuyo noon, maraming nabuyo. How did dole plantations, mga ibang mga industries nandito sa bukid noon, help para mas mapababa ang insurgency sa bukid noon? Or could it be masaya ang mga NPA kasi marami silang nahihingan na mga planta and mga companies? Dahil maraming pera dito sa bukid noon, plantations and all. Malaking tulong itong mga malalaking companies na to. In terms of employment, okay. Maraming na-employ. Meaning, yung mga less skilled, pwede silang farm laborers. Like, if you are working in a pineapple plantation, you will have a regular salary and you are able to support your family. But on the other hand naman, ito mga big companies na ito like Del Monte and Dole are primary targets of the CPP-NPA. Primary targets? Primary. Why? Because nandito yung sila yung mga maraming resources. Okay. Yeah. And tina-target nila yung mga equipment, di ba? Sinusunog. Why, sir? May mga instances ba, sir, na bumibigay sila? Or hindi sila bumibigay kasi sinusunog ang mga equipment nila? Most probably, mayroong mga instances na bumibigay din sila. Most probably. What led to that, sir, occurrence? Kung titignan mo talaga, siyempre, ang mga kumpanya, titignan nila yung survival din nila. Okay. Did you talk to them? Did you warn them? Yeah, definitely. What did you tell them, sir? That they are primary targets. The companies. Not to give in to their demands. Definitely. Ganun ang messaging natin. Huwag tayo mag-give in. Because itong mga resources na ito that you give will be translated into new recruits, new firearms. What were their responses? Positive naman. Okay. They will be supporting us. In fact, kung ngayon, meron nga isang napakalaking company, yung Ulticon Builders Incorporated, yung UBI. Okay. We have convinced them na mag-organize sila ng CAFGO Active Auxiliary. Okay. Kaato. Sila mismo mag-organize? Through our help. Merong tinatawag na memorandum of agreement dyan, Cesar. Okay. 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 Para madepensahan. And para hindi na rin sila masunugan. Are you encouraging other companies to do like that? Definitely. Baka mamaya gamitin private armies? No, because yung mga sundalo rin ang magkakadre niyan, Cesar. Okay. No? Okay. Ibig sabihin, disiplinadong sundalo, sila ang magkakadre niyan. So walang violation na masasabi natin. General, meron pong mga local politicians ang talagang masasabi natin, they also have their own plans para doon sa pag-develop ng kanilang mga lugar. And sometimes nakakasagasa doon sa rights ng mga lumads. Saan pumupuesto ang militar kapag may mga ganyan na? Paano kayo pumapasok para hindi lalaki ang problema? We encourage dialogues, no, Cesar, okay. Para magkaroon ng peaceful settlement nito mga conflict na ito. Whenever it involves local government and the people, meron kasi mga mechanism naman na existing, yung Peace and Order Council, na pag-uusapan yung mga ganyang sigalot. And the role of the security forces, meaning the armed forces and the PNP, is to mediate. Kasi talaga ini-encourage yan magkaroon ng peaceful settlement yung mga conflict na yan, local conflicts. So. Okay. I heard you have 71 barangays now na under sa LCAC programs. Tell us something about it. I'm referring to the 71 barangays initially being beneficiaries of the Barangay Development Program. Okay. Ang Barangay Development Program ay every barangay that will benefit 20 million pesos. Okay. That will be for farm-to-market roads,
and other infra na kailangan nila. So 71 yun initially, sir. But eventually, what's the implication of that, sir? Malaki. Kasi as I mentioned a while ago, may mga issues na ginagamit ang NPA against the government, and one of which is the lack of basic services. So kung bibigyan sila ng mga farm to market roads, then that would one ma-solve yung mga problems sila, some of their problems. Secondly, will actually validate yung sinasabi ng government na yes, we will solve the problem yun sa locality. On the military side, ginagamit niyo ba yung engineering battalion niyo para mas makatulong? Yes. Tell us something about, sir. The engineering brigade, napakalaki ng role nila. Dito sa Bukidnon, sir? Yes. Merong 52nd Engineering Brigade dito. Okay. Based in Manolo, Fortich. Okay. So it has a battalion here, and that battalion actually assists the local government units in primarily constructing or building farm-to-market roads. Doon sa mga areas na talagang sabihin natin na conflict-affected, meaning meron pa rin affectation ng CPP-NPA, takot pa yung mga private contractors, so yung ating mga engineers muna. So we have existing projects in Quezon, Bukidnon, meron din i-open dito sa may Baungon, Bukidnon, and I think other areas magkakaroon din. Issue One-on-One.